Good afternoon guys, pakita ko lang sa inyo yung master's bedroom. Nagtanggal kasi ako ng mga beddings. Lahat ng beddings namin tinanggal po para labhan today, mga comforters. Lahat talaga tinanggal ko, mga pillowcases. Dahil nga, nagkasakit si daddy tsaka si Shobe. Kaya kailangan laban ko agad lahat yun. Though weekend na rin naman, mag-weekend na. Kaya sinamantala ko ng labhan yun today. Para matanggal din yung virus kasi ito sa room, kailangan palitan ko na ngayon lahat dito. Eh, naisip ko kanina, lalabhan ko lang talaga lahat sila and ibabalik ko din today. Pero naisip ko chance na rin to para magpalit ako ng color scheme dito. And hindi pa rin matutuyo yung nilabhan ko. Hindi pa nga ako tapos sa isa pang comforter nila, kambal. Kaya naman sabi ko, sige, magpapalit na lang ako today. Meron pa akong ni-default na laundry guys ay nasa basket na yun. Pero hindi ko pa siya nagagawa. Inuuna ko yung mga labahe. Naglinisin ako ng CR dito sa master's bedroom. And nagpalitin ako ng mga towel. Lalaban ko rin yun tomorrow. Naka-apat akong load ng laundry guys. And yun na muna for today. Bukas na ulit yung iba pang mga gagawin ko. Nanunood din pala ako nito, yung Strong Girl Namsoo. Ang ganda niya. Kakasimula ko pa lang. Sabi ng pamangkin ko, panoorin ko to kasi ang cute daw. So, ayan guys, yung itsura ng master's bedroom. Mamaya na lang ulit. Hindi ko napapakita kung paano namin gagawin to, paano namin niligpitin ang mga bata. Off-cam ko na lang aayusin to para mabilis din guys kasi magagabi na din. See you later guys. Kyle. Chi. Hi. Scary ba? Si Shobe ayaw niyang i-try. Takot to sa ano, heights. Ayaw niya pumasok sa laro. Liga na. All participants. Orange car, are you guys good? Blue car, you guys good? White car, let me hear you. Participants in your assigned vehicles. As long as your arc is at the 90 degree angle. Push guys, push! Bata, nagre-reklamo, gusto tuwan-tuwa naman. Kasi galing these kinds of socks to come in. Louder. And this kind of face. Wow. Tayo. Tapos lagay mo na yung shoes mo dun. Say hi! This is Punggo. Go! Go!
natural. Good morning guys, today is Tuesday. Hindi na ako nakapag-upload ng vlog today kasi hindi ko kayang mag-edit ng vlog dahil nagkasakit ako guys after ni Daddy tsaka ni Shobe. Ako naman ay nagkasakit na. Kaya yung boses ko ngayon, kung marinig ninyo, iba talaga siya. Pero hindi naman ganun sobrang nagkalagnat ako. Mas lighter dahil mas naunahan ng gamutin kaagad. Dahil ayoko talagang bumagsak ng sobrang katawan ko. Saturday pa lang, medyo masama na yung pakiramdam ko. Pero nilalabanan ko. Parang di ko pinapansin na masama na yung pakiramdam ko. Kasi parang okay-okay pa naman siya. And nung Sunday, yun talaga, total na pahinga na lang sa bahay yung ginawa ko. Kahapon, mas okay na rin. Pero hindi pa na ako kumilos. Nagsalang lang ako ng isang labahin kahapon. Ito ay tsuro ng laundry area guys. And pati sa Master CR, gabundok na rin yung labahin kung nag-aantay doon. Kailangan ko na ilabas yun para i-sort and makapaglaba rin. Dahil nagpaltin ako ng beddings kaya naman gabundok din talaga yung mga nilaban ko. And inuna kong laban yun. And naiwan tong mga damit. Tapos mamapapakiramdam ko kaya talagang tumagal na asikasuhin to. Nandito tayo sa sirang room and andito yung mga nalaban ko na. So itong mga tinupi ko na. And meron pa dito. So ito yung nilaban ko nung Friday. Yan, pinilit ko pa rin labhan niya nung Friday. At saka makapagligpit nga sa room. And ito pa yung isang comforter na nakasampay na. Sorry sa dilim guys, ha? Kasi madilim talaga tong room na to. Napakita ko lang sa inyo. So puro comforters at saka bedsheet na inatapos ko. May mga bedsheet yan sa loob. Ayan. Yung mga partner-partner niya, pinagay ko na sa loob. Para inalagay ko na siya ulit sa bag and then i-keep ko muna tong mga to. Hindi ko na to naasikasong gawin dahil masama na nga yung pakaramdam ko. Inunti-unti ko lang siya everyday tapusin pero hindi pwedeng pilitin dahil baka magtuloy lalo yung sakit ko. Yung sipon na lang ang hirap na hirap ako sa ngayon. And then itong nasa table naman guys, Lego yan. Yung Death Star na ang tagal-tagal na ng Lego. Hindi pa rin namin nabubuo. Sabi ni Daddy, gawin namin ngayong long holiday, long weekend. And sabi ko, sige, labas niya na para masubukan namin gawin na. And ito, bagong order ko na damit para kay Shobe. May mga order din akong mga dresses. Na-try kong pakita sa inyo para pag gusto nyo rin. Try natin mag-try on haul. Ito, kailangan ko lang ibalik sa gym yan. Kasi kahapon ginawa ni Daddy internet. At finally, okay na internet namin. And then ito naman, in-order ni Daddy sa Shopee. Kakabit daw niya yan sa mga pinto ng cabinet para daw mas dumidikit na ng maayos, hindi natatanggal yung mga screws. Ito naman yung dining area, guys. Malinis yung bahay kasi nakapag-vacuum ako. Nung kahit mas masama na yung pakiramdam ko, nag-aayos pa rin ako ng bahay. Ito naman itsura ng kitchen natin, guys. Maayos naman din dito. Malinis-linis naman yung sahig. Yun nga lang yung mga hinugasang dishes. Ito, ayan. Sila kasi mga nasa kusina kahapon, si Daddy. Pero thankful naman ako siya gumagawa ng pagluluto. And ito, hindi mga nasa kaso yung maligagas sa mga pwesto nila. Dahil pasyente ako ng dalawang araw. Ayan. So, ito yung mga dapat natin ligpitin, guys. Actually, pag umaga, pag umuoko yung pakiramdam ko, inaayos ko to. Like ngayon, ito lang yung kahapon na ginamit. Pero nung isang araw, nagawa ko yun, naitabi ko rin yun, guys. Hindi naman kasi ako sobrang grabe yung naging sakit ko katulad ni Daddy tsaka ni Shobe. Kaya kapag okay ko yung pakiramdam ko, nag-ayos ako. Yung nagagalit si Daddy. Kasi once naman na kumilos ako, nahihilo ako agad sobra. Hindi ako nilalagnat, pero mabilis akong mapagod kapag kumikilos ako. Pasok naman tayo sa study room, sa kids bedroom na rin ito. So ito yung mga ganap dito. Yun ang mga kalat na kailangan kong ligpitin. Yung bed, kailangan ayusin ng konti. And ayan, may mga kung ano-anong kalat sa bed. Bag ni Kyle. Ang pinakamagulong table, yung kay Kyle. Tapos nakakalat yung shoes niya. May binili rin pala akong dalawang shoes kay Kyle na bago, na rubber shoes. Try kong ipakita sa inyo. Actually, tatlo pala yung binili ko sa kanyang bago. Ang bilis na kasing lumaki ng paa niya and kailangan talaga niya ng mga shoes na dagdag. Pero iba, nagustuhan ko lang naman tsaka nagustuhan niya. Kaya pinagbigyan ko ng bilhin. And yung wall art dito, nalaglag na naman tong isa. Hindi ko alam ba't itong isang to laglag ng naglag. Hindi naman ganun kagulo dito guys. Yung mga bago lang nilang gamit na hindi nila alam kung saan nila ipapwesto. Like this one. Binili lang ako kasi ng boots si Achi tsaka si Shobe. Ayan yung bago nilang boots. Sa Alberto ako bumili. And hindi na naman nila alam kung saan nila ilalagay. Siyempre yan. Kaya nakakalat lang dyan. So yun lang naman yung mga dapat kong gawin dito. Tsaka tulungan ko silang bigyan ng
space yung mga bago nilang gamit para alam nila kung paano ititatabi yung mga gamit nila. So yun lang naman yung agenda ko ngayon, guys. Mag-tidy up sa buong bahay and then matapos yung laundry. Kung ano yung kakayanin ko today, yun lang naman yung gagawin ko. Ayoko pang biglain yung sarili ko dahil alam kong pagaling pa lang ako, hindi pa ako totally okay. Ang boses ko nga hindi pa nga okay. Hindi ko pa kayo madala sa master's bedroom dahil tulog pa yung mga bata. Hinahayaan ko silang matulog dahil bakasyon naman ngayon. Tapos na ako maglipit ng bahay, guys, except yung study room at saka yung master's bedroom. Mabilis na tidy up lang naman ang ginawa ko dito sa sala kasi konti lang naman yung lilikpitin dito. Kailangan lang ibalik yung mga gamit sa mga pwesto-pwesto nila, isauli yung mga hindi naman dapat nandito. Straighten up itong mga throw pillows and yung throw blanket. And nakapag-vacuum din ako sa buong bahay. Hindi pa naman ganun kadumi yung sahig pero nag-vacuum na rin ako para naman siguradong mas maayos-ayos na yung bahay. Actually, plan ko talaga mag-deep cleaning sana ngayong long holiday. Kaso nagkasakit naman ako, kaya parang imposible na kumilos kaagad ng sobra-sobra. Pero titignan ko kung anong mga pwede kong gawin ng paunti-unti dito sa bahay. Kailangan na rin kasi talaga ng deep cleaning itong bahay dahil ang dami ng alikabok, guys. Ang katabi namin, mga steelworks at saka mga factory. And currently, meron pang construction kaming katabi, kaya naman sobrang alikabok talaga. Tingin ko nga nakaka-trigger din talaga yung narinig kong parang may nag-grinder. Tingin ko isa yun sa nakaka-trigger ng mga sipon namin at saka ng ubo. Kasi nararamdaman ko talaga na na-allergy ako sa mga naaamoy ko. Nahihigop kasi syempre ng aircon yung mga hangin galing sa labas. Na-deep cleaning na naman namin ng mga bata yung master's bedroom. Ang kailangan na lang talaga itong sala, itong kitchen area, which is ang laki ring area nito. Kaya naman unti-unti, sana magawa namin to bago kami magpalit ng decor for Christmas. Usually kasi December ako kung maglagay ng decor na kasi umaabot yun hanggang Chinese New Year. And ayoko rin maglagay kaagad ng decor ng maaga sobra. Dahil baka magsawa ako sa color na red and green. Dahil yun pa rin naman na magiging motif ko kung ano lang yung mga kinabit ko last time. Hindi ko planong magdagdag ng decors unless may makita akong mga okay naman. Pero so far naman kasi happy na ako sa Christmas decor namin kasi siguro hindi na ako magpapalit muna o magdadagdag pa. Kung meron man, unting-unti lang. Nakasalang na pala yung first batch ng laundry ko. Yung mga curtain muna ang sinalang ko. And then mag-sort muna ako ng laundry, guys. See you later. And ito yung laundry na kailangan kong isort, guys. Ito yung kailangan kong tapusin laban. Kung di kaya today dahil maubusan ako ng sampayan, hanggang bukas, kailangan kong tapusin lahat to. Dumami talaga sila, natambakan ako sobra. Ito yung galing sa master's CR. And ito yung pinakita ko naman sa inyo kanina, yung nasa laundry area. So sort ko na lang din muna ito. Then para after nung curtain na nakasalang, magkasalang na ulit ako ng isa pa. Tapos na akong magligpit ng master's bedroom, guys. And ngayon ko lang napakita sa inyo to after pakita ko sa inyo na magpapalit kami ng mga beddings. So this time naman, brown and white yung combination ng ating color schemes. Nagawa ko na rin to before. Medyo iniba ko lang ng konti yung mga color ng throw pillowcases. Para maiba naman ng konti yung itsura niya. Naisip ko noong una kung mag-navy blue and orange ako. Pero naisip ko gusto ko something na neutral lang talaga yung muna yung color. Kaya bumalik ako dito sa brown and white na color scheme. Para cozy and warm lang yung feeling dito sa loob ng room. Kasi soon naman pang magki-Christmas na magiging makulay na naman itong room. Pinag-isipan ko pa nga actually kung kadalhin ko ba yung Christmas decors hanggang dito sa kwarto namin. Usually kasi dinedecorate ko rin tong bedroom ng konti for Christmas. Pero ngayon sobrang pinag-iisipan ko kung isasama ko pa ba siya or sa living area and kitchen lang ako magkoconcentrate ng pagde-decorate for Christmas. But for now, ganitong color scheme muna bago maging sobrang makulay. Nasa second batch na ako ng laundry ko, guys, and magpo-fold din ako ng mga clothes na kailangan ko pang i-fold. And I'll see you later. And nanonood nga pala ako ng Strong Girl Namsoon. Itong binibinge watch ko ngayon. Habang nagpo-fold ako, ito naman ngayon ang kasama ko, si Strong Girl Namsoon. Saan ang entrance? Thank you. Sisigawan na. Lunch break tadi.
Sana ko daw po. Sir, kung sakaling lalabas kayo at saka papasok ulit, pa-scan na lang ulit ako ng QR, sir. Why are you looking down? Look around you. I am. I'm not opening it. It's my bag. I know. Look down. Ayaw tinama yung ocean, no? Space shuttle. No. We're gonna ride that one next. No. There, oh. Nice I view. Don't like it. Nice view. No, I do it on the coaster. Nice view. Ati Shabe. Parang pwede na. Oh, glass! Hey, hi! Say hi! I just shop it, so windy! Look, it's nice, so sarap. It's nice, but no, cheap, you look around, it's nicer. Sige, hindi ka mas matatakot. Look around you. Look around! Lucky we are to be alive! You bet! Not for long. If you fall. You know. You're scaring me. Should you wish to ride? Oh my god. I'm so sorry. Why? So dapat siyang video ba? Oh no. It's so sound. Oh, you're gonna stay on top while everybody's unloading. That's true. No, please. Now you can look. Where? I take a better shot of them. Dance. It's done. It's good. Ano? Shabe. How is it? Can you still walk? Manukikan. Shabe, are you okay? Can you tell me to carry it? One more, so obs. Thank you.
Wala na sila.
Good morning, guys. Gumawa nga pala kami ng papaya soup ni Daddy kahapon. And bawas na to. Yung iba nasa bathroom na. Dahil talagang ubos na siya. Kaya naman, kailangan na namin gumawa. Hindi kagad ako makagawa dahil nanggaling din kami sa sakit. And after naman nung naggala kami, para mas ulit naman yung bakasyon ng mga bata. Tatagal na rin tong soup na to ng isang buwan sa amin. Say good morning! Ayan, happy Sunday! Magagawa kami ng pancake. Tapos, nag-air fry ako ng luncheon meat. And then, si Shobe, siya in charge sa scrambled egg. Yan ang brunch namin for today, guys. Simpleng brunch lang kasi ang dami pa rin namin gagawin ngayon. Grabe, sa haba ng holidays. Magmamadali pa rin kami gawin yung mga dapat namin gawin. So, ito yung waffle. Di pala pancake. Waffle yung ginagawa namin. And yung ginagamit ko is yung Bowman. Gawa muna kami guys ng waffle. Tapusin ko muna to.